Mabuti naman, huminto na yung ulan at sumikat na ulit yung araw. Oo nga, Kuya Jek. Tingnan mo, naliwalas na yung paligid. Gandang tingnan. Tama ka dyan, Ate Dan. At napakagandang araw din sa inyo, mga bata. Panibagong araw na naman upang mag-aral ng salita ng Diyos. Nabis nyo ba kami, mga bata? Siyempre, namiss din namin kayo. At ito pa nga, may dala kaming surpresa sa inyo. 1, 2, 3, talam! Magaganda at mababangong mga bulaklak ang sumibol sa kapaligiran. Kaya naman, naisip namin bigyan kayo, mga bata. Pero alam mo ba, Ate Dan, na hindi lamang bulaklak ang sumisibol? Sa kwentong tatalakayin natin sa araw na ito, muling sumibol ang pag-asa sa puso ng mga tagasunod ng Panginoon. Ang kanilang kalungkutan ay biglang napalitan ng kagalakan. Parang yung ulan ang naranasan natin, hindi nagtagal ay muling umaraw ulit. Kaya naman, dyan lang kayo mga bata ha, sama-sama nating pakinggan ang kwento para sa araw na ito. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin, tayo yumuko, tayo kumikip, tayo manalangin. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat Panginoon sa araw na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po Lord sa pagkakataon na kami po ay muling makapag-aral ng inyo pong salita. Nawa Panginoon, bigyan mo po kami ng katalinuhan na nanggagaling po sa inyo at maintindihan po namin Panginoon ang istorya po na amin po mapapakinggan sa araw na ito. Kayo po ang gumabay sa amin, ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiyak at magsisipanaghoy. Tatapwat ang sanglibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, tatapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. John 16:20. Ang lalaki sa Hardin. Ito ay hango sa aklat ng Lucas 24:10-12. Ito ay hango din sa aklat ng Juan 20:1-18. Isa si Maria Magdalena sa mga babaeng maagang dumalaw sa libingan ni Jesus ng linggong iyon. Tumakbo siya at ang kanyang mga kasamahan upang ibalita sa mga disipulo ang sinabi ng anghel. Ngunit hindi sila pinaniwalaan ang mga ito. Kinausap ni Maria sina Pedro at Juan, ang dalawa sa mga disipulong pinakamalapit kay Jesus. Sinabi niya, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala." Kaya't nagtungo sina Pedro at Juan sa libingan at natagpuan nga itong walang laman. Unang nakarating doon si Juan, ngunit huminto siya sa may pintuan. Si Pedro naman na nahuling dumating ay dumiretso sa loob at nakita niyang naroon ang mga telang ipinambalot kay Jesus. Sa wakas, pumasok na rin si Juan sa libingan at nakita rin niyang ang mga telang ito.
pinaniwalaan na niya ang sinabi ng mga babae. Samantala, nagbalik din sa libingan si Maria. Kahit nang makauwi na ang dalawang disipulong dumalaw roon, nanatili siyang nakatayo at umiiyak sa labas ng pintuan. Malaki ang ipinagbago ng kanyang buhay dahil sa kagandahang loob at kapangyarihan ni Jesus. Si Maria ay dating inaalihan ng 7 demonyo, ngunit pinalayas ni Jesus ang mga ito at siya ay pinalaya. Mula nooy malugod siyang sumunod kay Jesus, naglingkod sa kanya at nagbigay mula sa personal niyang pananalapi para matustusan ang pangangailangan ng Panginoon at ng kanyang mga disipulo. Ganito rin ang naging paglilingkod ng iba pang kababaihang pinalaya ni Jesus sa masasamang espiritu o pinagaling mula sa sakit. Nang nakalipas na 3 araw, nasaksihan ni Maria ang pagdurusa at pagkamatay ni Jesus sa krus. Pinanood ang paglilibing din sa kanya ni Jose na taga Arimatea at ipinagluksa ang kanyang kamatayan. At ngayon, nawawala ang kanyang bangkay sa libingan. Habang umiiyak si Maria, sumilip siya sa loob ng libingan ni Jesus at nakita niya roon ang dalawang anghel na nakasuot ng puti. Nakaupo sila sa lugar na pinaglagyan kay Jesus, isa sa bandang ulunan at isa sa gawing paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang Panginoon ko at hindi ko alam kung saan nila siya dinala." Pagkatapos, lumingin siya at may nakita siyang lalaking nakatayo roon. Tinanong siya nito, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Inakala niyang ito'y isang hardinero sapagkat ang libingan ay nasa loob ng isang hardin. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo ang kumuha sa kanya, sabihin ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at paroroon ako upang kunin siya." Sinabi sa kanya ng lalaki, "Maria!" At bigla niyang nakilala ang kausap, "Guro, huwag kang kumapit sa akin dahil hindi pa ako nakakabalik sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin sa kanila na babalik ako sa aking Ama na kanilang Ama at babalik ako sa aking Diyos na kanila ring Diyos." Kaya't pinuntahan ni Maria Magdalena ang mga disipulo at ibinilita, "Nakita ko ang Panginoon!" Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang ipinasasabi ni Jesus. Stand up for Jesus, we soldiers of the cross. Talaga namang napakaganda ng kwento na ating narinig. Madami ba kayong natutunan, mga bata? Mabuti naman kung ganoon. Alam niyo ba, mga bata, na bago din nakip si Jesus at ipinako sa krus, sinabi niya sa kanyang mga disipulo na, "Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at maghahagpis. Labis kayong malulungkot, ngunit iyan ay mapapalitan ng kagalakan." Ayon sa kanyang mga sinabi, tinukoy ni Jesus ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Lagi nating ikinalulungkot ang pagkamatay ng mga taong mahal natin. Nainis natin sila, pero hindi naman natin sila pwedeng makasama muli. Tama ka, Ate Dan. Ngunit ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay sa atin ng pag-asa at pinapalitan ng ating kalungkutan. Tulad ng mga bulaklak na sumisibol matapos ang matagal na tag-ulan, ipinangako ni Jesus na ang mga sumasampalataya sa Kanya ay muli ring bubuhayin balang araw at hindi na sila muling mamamatay. Kaya kung kayo at ang mga mahal niyo sa buhay ay pare-parehong sumasampalataya kay Jesus, kahit mamatay sila, makikita pa rin tayo balang araw. Tiyak na masayang reunion iyon. Patuloy lamang tayong manampalataya at magtiwala sa pangako ng ating Panginoon. Darating ang araw na magkakasama din tayong lahat. Ayos ba yun, Kuya Jay? Ayos na ayos yun, Ate Dan. Kaya naman, para sa ating pagtatapos, tayo ay umuko at manalangin. Tayo manalangin. Panginoon po naming Jesus, makapangyarihan po sa lahat. Marami pong salamat sa natapos po namin pakikinig ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat rin po sa amin pong mga kamag-anak na sumasampalataya po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming pong iba pang mga kamag-anak
Ainoa Panginoon, balang araw sila po ay sumampalataya sa inyo at dumating po ang pagkakataon na kami po ay magkaroon ng reunion sa langit. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkita-kita muli tayo sa susunod na episode, mga bata. Hanggang sa muli, paalam!